Pinag-utos si Pangulong Duterte ang pagbabahay-bahay kaugnay sa bakunahan kontra COVID-19 lalo na sa malalayong lugar. Paraan daw ito para magamit ang milyon-milyong vaccine doses na binili ng gobyerno na malapit na mag-expire. Darito ang unang balita. Dapat magbahay-bahay para magbakuna kontra COVID-19, lalo na sa mga malalayong lugar o nasa bundok. Ipinag-utos siya ni Pangulong Duterte sa Talk to the People kagabi. Sa gitna ito ng nalalapit na pagka-expire ng milyon-milyong COVID-19 vaccine. The vaccines are here and ready to be utilized just in case yung mga good number of the Filipinos remaining and refusing to be vaccinated, wala na tayong magawa. The most that we can do is a last-minute program. We embarked on a program that would i-deliver natin yung vaccine sa bahay-bahay sa bukid. Hiniling ng Pangulo sa New People's Army o NPA na huwag ilagay sa panganib ang mga health worker na magsasagawa nito. Sa totoo lang, on grounds of humanity, kung gusto ninyo magpabakuna, pasali ko kayo. Pero huwag rin yung do not derail the program. Sinabi naman ni Health Secretary Francisco Duque III na bukas sila sakaling gawing mandatory ng Kongreso ang pagpapabakuna kontra COVID-19. We would welcome, Mr. President, if the Senate or Congress will, if they can master that will, political will, to make vaccination and booster mandatory like in other countries. Aminado si Duque na kontrobersyal kung gawing mandatory ang pagpapabakuna. Pero maas ang kalihim na mauunawaan ito ng publiko. Ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMM naman, gagamitin na ang mga moske bilang COVID-19 vaccination sites. Paliwanag ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr., ito'y para dumami ang magpapabakuna kontra COVID sa nasabing rehiyon kung saan mababa ang vaccination rate. Ayon sa National Vaccination Operation Center, nasa 957,766 o 25% lang ng populasyon ng BARMM ang kompleto na sa bakuna. Tumawag po ako kay Chief Minister at ang sinabi nga po niya ay magpapalabas sila ng tinatawag na role IPTA. So during Friday, during magkapagsamba po ng ating mga kababayan na mga Muslim ay gagawin pong parang vaccination site itong mga mosque at mga masjid na pupuntahan po nila. Yan ang unang balita. Darlene Kay, buong puso para sa Pilipino. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.